Hello, magandang gabi po muli sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po ako at isa na naman pong video ang aking isi-share sa inyo. Tungkol naman po ito sa mayroong malabuayang mga kamay. Ano po ba, alam nyo po ba yung salitang malabuayang mga kamay or yung pagiging gastador? Paano ba natin ito maiiwasan? Yung mayroon kasing taon na talagang kahit gaano pa karaming hawak na pera sa mga kamay ay napakabilis lamang nitong nawawala. Yung parang pakiramdam mo nangangati yung mga kamay mo kapag hindi mo ito nagastos, parang talagang gustong-gusto mo itong gastusin kahit na hindi naman importanteng bagay. Kaya kahit gaano pa kadami ang pera na iyong hawak-hawak ay talagang magagastos mo ito kahit na hindi importante sa mga bagay na hindi mahalaga. Tapos bandang huli, magugulat ka na lamang kung nasaan ba napunta yung pera mo, ang dami mong pera, ngunit bakit bigla na lang itong naubos nang wala ka namang nakitang mahalagang importante na nabili mo para sa iyong pamilya o para sa iyong mga sarili. Hindi mo na namamalayan na naubos na pala yung perang yon sa kakagastos mo ng walang kapararakan at sa mga walang mga kwentang mga bagay. Ito po ang tinatawag natin na may buwayang kamay or gastadora. Narito ang solusyon na maaari nating gawin. Kumuha ka ng isang maliit na palanggana. Maliit na palanggana. Lagyan mo ito ng 1 litrong tubig. Kahit ano pong tubig, kahit sa gripo ay maaari po nating gamitin. Or pwede pong sa tubig ulan para mas mainam. Pagkatapos po, pagka nandun na po, nailagay na po ninyo ang 1 litro ng tubig sa palanggana, ay kumuha ka ng 1 dakot na iodized salt. Kailangan po, dakot na rock salt. Hindi po natin pwedeng gamitin ang iodized salt. Sa tuwing tayo ay gagawa ng mga ritual or mga kahit anong pampaswerte, ay iwasan po natin ang paggamit ng iodized salt. Kailangan po ang ating gamitin para dito ay rock salt. Mas mainam po kapag rock salt ang ating gagamitin. Ngayon ay pagkatapos magmailagay mo na yung 1 dakot na asin ay haluin mo itong mabuti sa palanggana. Kailangan ay matunaw ng husto ang mga asin doon sa palangganang may tubig. Pagtunaw na ang mga asin ay ibabad mo dito ang iyong mga kamay sa loob ng 20 hanggang 30 minutes. Hayaan po ninyong inyong kamay doon na nakababad hanggang 20 to 30 minutes. Pagkatapos, pagkalipas po ng 30 minutes, kapag tinanggal nyo na ang inyong mga kamay doon sa pagkababad ng tubig, ay wag na wag mo itong tutuyuin or ipuna sa damit mo or ipuna sa basahan or ipuna sa tuwalya. Hayaan mo itong kusang matuyo. At huwag mo rin itong pahahanginan. Kailangan ay hayaan mo itong matuyo. Excuse me. Kailangan ay hayaan itong matuyo doon. Hayaan natin ang iyong kamay na kusang matuyo ng natural. Hindi mo siya kailangang ibabad sa at hindi mo siya kailangang punasan, hindi mo siya kailangang pahanginan or hindi mo siya kailangang ipunas kung saan-saan. Kailangan ay matuyo ito ng natural na pagkatuyo. Kailangan ay matuyo ito sa hangin mula sa labas, hindi galing sa electric pan. Mas maganda kung gagawin natin ito ng gabi para hindi mo na mahuhugasan ang iyong mga kamay. So gagawin natin ito kahit anong araw sa gabi bago tayo matulog. Ngunit bago tayo matulog ay tiyakin po natin na tuyo ng ating kamay upang hindi natin ito maipuna sa kumot, sa unan or sa anumang mga bagay na ginagamit natin sa ating pagtulog. After few days, after sa ilang araw, ay mararamdaman mo ang magiging resulta nito. Yung pagiging pangangati ng iyong mga kamay tuwing kamay ikaw na may hawak na pera ay unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago. Ang pagbabago ng mga, yung pagiging gastadura mo ng sa wala ng kapararakan ay unti-unti mo itong mararamdaman. Kaya guys, gawin po ninyo ito.
dapat may buo tayong tiwala sa ating mga sarili. Ayan po lamang, maraming maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.